Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, two-time world title contender na si Vincent Acero Astrolabio ay muling nagbabalik na para sa kanyang mainit na pagsasanay na matapos matalo noon kay WBC Bantamweight Champion Japanese Fighter na si Junto Nakatani by first round knockout ay balik action si Acero sa training. So according to Viva Promotions, ay naghahanda si Astrolabio na para sa paghahangad sa ikatlong pagkakatao na para sa world title fight. Na bagamat walang nabanggit sa post na ito kung sino ang makakalaban ni Acero, na isa lamang ang malinaw mga idol ay muling nagpupursigi si Astrolabio. Samantala mga idol, rumors sa sinasabing posibleng mangyayaring sparring ni former 3 Division World Champion General Casimero sa bansang Japan kontra sa Japanese fighter kung saan ang inaasahang pagdating ni angas ng Pinas sa nasabing bansa ay possible na magiging pukpukan ang pagsasanay nito. Well idol, bagamat maraming walang tiwala kay angas na Pinas sa nalalapit na labang ito, ay tiwala ko na kaya nitong talunin si American-Mexican fighter Saul Sanchez na sa tulong ni Jason Casimero aka Kuya Lods ay kaya nitong mapagtagumpayan ang sinasabing mabigat na hamon sa Japan. So ilan na rin mga idol ang napatunayan ni angas ng Pinas sa kanyang boxing career kung saan ngayon simula taong 2018 at magpahanggang sa ngayon ay hindi pa ito nakakatikim ng talo sa kanyang karera. So ayon na rin mga idol sa status na ito ni Cuadro Alas sa kanyang kaangasan ay hindi lang naman bunganga nito ang pinagyayabang kung saan ngay pinatutunayan din ito sa itaas ng lona. So bagamat maraming banta kay Cuadro Alas na ayon na rin kay Saul Sanchez ay tatapusin nito ang karera ng Pinoy, ay hirit na rin mga idol ni Cuadro Alas sa nangyaring press conference ay handa nitong wasakin si Sanchez by a knockout. So ang pahayag na rin na ito mga idol ay tila ginulat naman ni angas ng Pinas ang buong Japan dahil na rin sa nagtrending ito at napag-uusapan ng ilan sa mga Japanese media. Napatunay lamang ito mga idol na iba ang kalibre ni angas ng Pinas na sa tuwing nabanat ito sa kanyang kalaban. So tulad na rin ng ating nabanggit ay kung magkakamali si Saul Sanchez ng kamada sa Pinoy ay posibleng talunin ito ni angas ng Pinas sa mas maagang round. Na bagamat dalawang Pinoy na ang kinatay nito, na ayon na rin kay Casimero ay kanyang igaganti ang dalawang Pinoy boxer. So patungkol na rin mga idol sa sinasabing unang sparring nito sa bansang Japan ay hindi na rin ito bago na parte na ito ng paparating na laban ni angas ng Pinas na sa kanyang nalalapit na bakbakan. Ay halos mainit na rin ito sa ilang Japanese fans kung saan ngay ang capacity ng nasabing venue ay asahang mapupuno this coming October 13. Na sa aking pagkakaalam ay halos 3,000 ang tinatayang dami ng upuan sa venue. So bukod na rin sa mainit na labang ito kay Casimero kontra Sanchez ay aabangan na rin ang labang Oguni kontra Ngintumbua.